Ngayong hapong pong ito, naka-series break pa rin po tayo. At malagod ko pong babanggitin sa inyo na ang ating pag-aaralan ngayon ay entitled Building Up Our Faith on Our Chief Cornerstone. Kung makita niyo po yung progreso, kahit naka-series break tayo, interconnected ang ating mga mensahe. Sinimulan po ito ni Pastor Joseph Pelejo sa pagpapaalala sa atin kung gaano tayo kahina at kung gaano natin kakailanganin ang kalakasan nagmumula lamang sa Diyos. At ang sumunod po doon ay ang panawagan na tayo manumbalik sa Diyos. At kung paano ito an example sa buhay ng mga Israelita sa kanilang pagtalikod ay sila po ay tinatawag na manumbalik at salamat dahil ang kanilang pagtalikod ay hindi nagtuloy-tuloy sapagkat ang pagliligtas naman ng ating Panginoon Jesucristo ay napangyari sa krus ng Kalbaryo. At kung sino man naman nampalataya kay Kristo Jesus ay hindi mapahamak, ngunit magkaroon ng buhay na walang hanggan. At masabi natin, hindi naman ako lumayo sa Panginoon. Kung hindi po tayo malayo sa Panginoon, ang panalangin natin nung nakaraan ay manatili tayo. Sapagkat hindi natin masasabi na hindi tayo manghihina, hindi tayo magkakaroon ng challenges or ng mga pagbagsak sa ating spiritual na buhay, ngunit naniniwala tayo na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. At kaya po, ngayong hapong ito, ang sunod po nating pag-aaralan naman ay kung tayo na kay Kristo, tayo na nanatili sa Kanya, siya naman po ang nagpapalakas, nagpapatatag, nagpapalago ng ating pananampalataya at ito po ay nakasalig sa panulukang bato na si Kristo Jesus. At sa ating pong pag-aaral, titignan po natin kung paano nga po ba pinakita ni Pedro yung ating kapaglago sa pananampalataya at paano ito nakaka-apekto sa ating paglakad sa bilang isang iglesia. Hindi lamang individual, kundi paglago natin bilang isang iglesia since we are just a few days away from being covenanted in our faith. Or in our as a church. So patuloy nating itaas sa Panginoon ang oras na ito na patuloy niya tayong kasihan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pong text ay matatagpuan po sa 1 Peter chapter 2 verses 1 to 12. Ulitin po, 1 Peter chapter 2 verses 1 to 12. Sabay-sabay po natin itong basahin at inaayaan po lahat ay tumayo. Yaman na. Sige po, atin pong basahin ang salita ng Diyos. Sa verse 1, "So put away all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander. Like newborn infants, long for the pure spiritual milk that by it you may grow up into salvation. If indeed you have tasted that the Lord is good. As you come to Him, a living stone rejected by men, but in the sight of God, chosen and precious, you yourselves, like living stones, are being built up as a spiritual house, to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. For it stands in Scripture, 'Behold, I am laying in Zion a stone, a cornerstone, chosen and precious, and whoever believes in Him will not be put to shame.' So the honor for you who believe, but for those who do not believe, the stone that the builders rejected has become the cornerstone, and a stone of stumbling and the rock of offense. They stumble because they disobey the word, as they were destined to do. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Once you were not a people, but now you're God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Beloved, I urge you as sojourners and exiles to abstain from the passions of the flesh, which wage war against your soul. Keep your conduct among the Gentiles honorable, so that when they speak against you as evildoers, they may see your good deeds and glorify God on the day of
visitation. Pagpalain ng pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po yung makakaupo. Ito pong binasa natin sa unang sulat ni Pedro ay kasama po ito sa mga general epistles or ang ibang terminology po ay Catholic epistles. Pag sinabing Catholic epistles, hindi dahil para sa mga Katoliko na Romano, ibig sabihin ito po ay general, meaning para po sa lahat ng mga iglesia sa panahon na yon. So kung para sa lahat ng mga iglesia nandun, hindi lang siya para sa specific church gaya ng Philippians, ni Paul, or Corinthians, pero para sa lahat ng mananampalataya na maka-encounter ng sulat na ito. Kaya napakaganda nito dahil ito ay sobrang tailored fit din para sa atin since tayo ay hindi pa man ganap na iglesia, pero papunta tayo doon, ito ay para sa atin. Sa udang konteksto kagad, nandoon na, no? At ito po ay sinulat ni Pedro, obviously, since the book of at the title of the book is 1 Peter, at ito nga yung una niyang sulat. At si Jesus po ang nagtawag o naghango kay Pedro mula sa pangisda at tinawag na apostol, at siya nga po ang nagsulat nito, at marami po siyang naihayag din ng mga katuruan na makita natin sa iba't ibang aklat ng New Testament. Ito po ay sinulat nga para sa general epistles or sa mga iglesia na maaring maka-encounter nito. But to be specific, this letter has been written to the elect exiles of the dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Binanggit po ito sa pagkakasulat. So this probably included yung mga Hintil at mga Jewish believers. So magkakasama po sila doon. Ito po ay naisulat ng Apostol Pedro sa Roma ng panahon na ng persecution, AD 60, pabagsak na po ang Jerusalem. At namatay po si Pedro ng AD 65. So makita natin nandun na to sa twilight ng kanyang years. At nandun na nga yung persecution of the church. So makita po natin sa ating pag-aaralan ang kagandahan ng paghahayag ni Pedro. Una, kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos. Nakapunto po ito sa pagliligtas ng Diyos sa tao na ito'y sa pamagitan lamang ng kapangyarihan ng Diyos. At kahit merong mga persecution na kakaharapin ang iglesia, nandoon ang kasiguraduhan natin na tayo ay pinili at hinirang ng Diyos upang maging kasama sa kanyang iglesia bilang mga anak niya at bilang iglesia, bilang kanyang katawan. At ang mga mananampalataya po ay tinatawag din dito para magpakabanal at para mag-endure sa mga suffering, sa mga paghihirap na kanilang dadanasin. At sa sulat din po na ito ay pinapoint out ni Pedro yung kalalagayan ng mga Kristiyano in the future. Kaya dapat huwag mapagod sa paggawa ng mabuti dahil may reward na magmumula sa ating Panginoong Diyos. At pinapaalala rin dito na sa ating paggawa ng mabuti, manatili tayong humble. Huwag nating akuin na ang galing naman natin, napakabait natin dahil may ginagawa tayong mabuti, kundi magpakumbaba at mag-ingat sa mga patibong ng kaaway, patibong ng demonyo, at matatiling nakatayo sa ating pananampalataya. So ngayong hapong ito, nais ko pong simulan ang aking mensahe sa isang pagpapakita ng isa sa mga malalapit sa aking puso na mga tawag dito, interest, architecture. Hindi po ako architect, pero mahilig ako sa architecture. Hindi ako magaling mag-drawing, but whenever I see architecture na sobrang maganda, na-appreciate ko ito. Nung ako po yung nagtrabaho sa BGC, kapag may panahon na kailangan kong pumunta sa bangko o kung saan man, I only walk, naglalakad lang ako,
kung walang sasakyan, kung walang sundo, naglalakad ako, and I enjoy every moment of it kasi gustong-gusto ko nakikita yung mga tall buildings, yung mga architectural design, paano ito nagawa, and kasama doon, nagtitake ako ng mga pictures. At sa daming pictures na nakuha ko nung nandun ako sa BGC, ilan lamang yung aking na-post social media. It's because I have this knack of gusto ko minsan yung magaganda sa mata ko lang, sa yung solo ko lang, yung ako lang nakakita. Yung parang I'm just enjoying the moment at ako lang yung nakakasaksi nun at para sa akin lang yun. May ganun akong idea ko minsan. But there are things na hindi mo maililihim dahil sa sobrang ganda. At ito ay katunayan na bilang mga tao, meron tayong kakayanan mag-appreciate ng magagandang bagay. Isa sa mga kinabibiliban ko ng mga architect ay si Antoni Gaudi. Siya po yung gumawa ng temple or isang church na tinatawag na Sagrada Familia. Itong Sagrada Familia ay tinawag na Expiatory de la Sagrada Familia. At kung ako nagkakamali, ito yung makikita sa Spain. Sa Barcelona yata. Parang yun yung movie ni, ano, sino bang artista yun? May movie nun eh. Katnil. Diba? Lakas yung pake dun eh. Naintindihan ko lang yung ano eh. Yung ano lang, architecture. So, ang nakakabighani sa Sagrada Familia ay bukod dun sa architectural design is the story behind it. That the temple or yung cathedral na yon, yung ginagawa na yon ay sinimula noong 1882. So nag-start siya sa 18th century at tumawid ng 19th century na nagsimula si Antoni Gaudi gawin yung ano na yon, yung structure na yon when he was 31 years old. Nung 31 years old siya, nagsimula na yon. At napakaganda, kung titignan natin, kung meron kayong love sa architecture or sa arts, pag nakita nyo, nakakawaw. So Gaudi started the construction of the temple when he was 31 years old, very young, and he died when he was 75, knowing fully well that he will not live to see the completion of his masterpiece. Nakita niya lang yung completion nun sa blueprint. I have to think, based on my opinion, na mukhang sobrang ganda o sobrang technical nung design ni Gaudi na hindi makakatch up sa kanya yung 18th century technology. Tumawid na ng 20th century, 19th century, 20th century, hanggang sa 21st century, hanggang ngayon, hindi pa tapos yung design, yung pagkakatatag nung temple na yun or nung cathedral na yun. The estimated completion of the temple is on 2026. That's 144 years since the time when the foundation was laid. Grabe, no? 144 years. Tama ba? Do the math. 1888 to 2026. From the 18th century, 19th, 20th, 21st century, and then 2026 na, dun palang matatapos. Kaya sabi ko nga, hindi maka-catch up yung architectural design, ay yung technology sa architectural design ni Antoni Gaudi. We can say that it's an unreasonable time to spend in completing such a project. People will say na, ang bagal naman, ang tagal, nakakainip na, bakit ganun? Siguro ang pangit ito, disenyo, wag na ituloy ito. Maraming dahilan. Isipin natin unreasonable. But when you see the intricate details of the building, and the actual architectural design, you will say genius yung nakaisip nito. And if you see the beauty behind it, you will understand that the length of the time spent in building up that cathedral is more than is enough or sulit dahil yung mga magandang bagay ay hindi minamadali. Yung mga bagay na pinaghihirapan, yung pinagtutuunan ng pansin, eventually, maganda yung kinalalabasan. The Apostle Peter died in AD 65 without even seeing the maturity of all the believers in his lifetime.
sinulat niya yung binasa natin kanina, that each and every believers ay being built up with Christ. That's the foundation, the chief cornerstone. Sinasabi niya yun. Even he, kahit siya bilang parte ng pundasyon, sabi bilang apostol, sila yung mga foundation, the built in the foundation of the apostles and the prophets, and Jesus Christ as the chief cornerstone. He himself as a foundation, one of the founding fathers of the church, hindi niya nakita yung completion. And I don't think any one of us can see in our lifetime the completion of the temple of the body of Christ. Ano ba ibig sabihin ito? Baka mamatay na tayo dito lahat, hindi natin nakita yung perfection natin. Ibig ba sabihin nun, weak ang Panginoon? Ibig ba sabihin nun, mahina ang Diyos? Ibig ba sabihin nun, kinukulang na materyales ang Panginoong Diyos? Peter didn't see the completion, pero nakita niya yung maturity. The completion, the maturity, in a sense, in his lifetime, he believed, in his lifetime, hindi niya nakita, but he believed in the very words of Christ uttered to him in Matthew 16 verse 18. Nanampalataya siya, kahit di pa niya nakita yung kabuuan ng templo, alam niyang binibuild ito ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, na pinanampalataya niya, "And I tell you, you are Peter, and on this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Nanampalataya siya doon, sinabi ni Kristo, na ikaw, Pedro, at sa batong ito, si Pedro, Petra, Petros, Pebble, yung bato na sinasabi doon, ang batong ito, si Kristo. He is the solid rock of our foundation in which we stand. He is the chief cornerstone. Peter was just one of the rocks. Foundational, kasi apostol siya, pero si Kristo ang panulokang bato kung saan nagsisimula at natatapos ang lahat. At yun ang pinananampalatayanan niya. That's why this afternoon, I want you to understand this. Every growth and progress must start from the foundation of knowing Christ and practicing everything you learn about Christ. Ulitin ko po. Every growth and progress must start from the foundation of knowing Christ and practicing everything you learn about Christ. Ang lahat ng ating paglago sa ating pananampalataya at individual man yan o sa iglesia man yan ay dapat magsimula sa pundasyon ng pagkakilala kung sino si Kristo. At hindi doon natatapos. It's not enough to know Christ, but we must practice, we must put into practice whatever we've learned from Him. And that talks about obedience. So this afternoon, i-breakdown natin yung mga sinasabi dito ni Pedro sa ilang mga sections. First, knowing Christ is to know our calling. To know Christ is to know our calling. Para makilala natin siya, kailangan natin malaman ang pagkakatawag niya sa atin kasi doon pinapakita din yung attributes kung sino siya. Pangalawa, our purpose. To know Christ is to know our purpose. To know our purpose, you don't need to buy the purpose-driven life of Rick Warren. Hindi doon sasabihin kung ano talaga ang purpose mo. In fact, pag binasa mo ang purpose-driven life from cover to cover, lumalabas doon ikaw ang bida. Pero hindi. The purpose of every Christian points to Christ. And knowing Christ, it means we will know our purpose, the purpose of our existence. And what is that? What is the chief end of man? It's to glorify God and enjoy Him forever. Magbigay ng gloria sa Panginoon. So not only knowing our calling, but our purpose and also our duty. Malaman natin yung responsibilidad natin, our duty bilang Kristiyano. So knowing Christ, it tells us on everything on what a Christian should do. Simulan po natin sa ating calling. Pero bago yun, nais kong basahin muli yung teksto na binasa natin kanina. Dito po ako magsisimula. Pagpasensya niyo na yung paraan ko ngayon. Medyo jump tayo sa mga verses. Sisimulan ko sa verse 9.
Our calling is this. You are a chosen race. In verse 9, a royal priesthood, a holy nation, a people of his own possession, that you may proclaim the excellences of him who called you out of darkness into his marvelous light. So if we talk about our calling, first and foremost, we must understand, to know Christ, we must understand that we are a chosen people, a chosen race. We are a chosen people of God. Para makilala si Kristo pala ay may pagpili. Meron palang pagpili ang Diyos. At yung pinili niya ay para sa Kanya. At itong mga pinili niya ay tinawag na royal priesthood. Isang banal na mga pari. At sino yung ano natin? Chief priest in the order of Melchizedek in our Wednesday studies na banggit na yan? It is Jesus Christ. Jesus Christ is the chief priest and we are the priesthood of Him. Balikan lang natin yung binasa natin o pinag-aralan natin last Wednesday in Hebrews chapter 6 sa huling-huling verse. Makita po natin doon ang sinasabi po ng salita ng Diyos where Jesus has gone, sa verse 19 muna pala. We have this as a sure steadfast anchor of our soul, a hope that enters into the inner place behind the curtain, where Jesus has gone as a forerunner on our behalf, having become a high priest forever after the order of Melchizedek. Ang pumapasok lang po sa Holy of Holies ay may trabaho na gagawin doon. At sino yun? Yung priest. High priest. And the priest. The order of the priest. Kaso tayo yung mga priest na kailangan pabanalin lagi. Kasi nangangamba tayo, kung nasa Old Testament tayo, tinawag tayong priest na haharap sa Diyos to offer our sacrifices, lalagyan tayo ng kadena sa legs, sa paa, para kapag hindi na pumapalag, ah, patay na to. Hindi na gumagalaw eh. Hihilahin na lang tayo palabas from the Holy of Holies. But thanks be to God through Christ Jesus. He is our high priest forever. Sabi dito, Jesus has gone as a forerunner on our behalf. Tumakbo siya, papasok. Kumbaga, pinasok niya Holy of Holies in the cross, the image of Christianity, cross, but in the image of the Jewish race, the Jewish people, ay yung veil, yung Ark of the Covenant na natatabingan ng veil. And in the death of Christ, sabi doon, from top to bottom, napunit. Bakit? Because Christ entered in as a forerunner. At siya mismo, yung high priest, dugo niya rin yung ginamit na pangbayad for our atonement, for our holiness. That's why we can come before Him. Nasa likuran niya tayo bilang priests. Bakit? Bakit tinawag na royal priesthood? Kasi meron tayong gagampanan. At ano yung gagampanan natin? In chapter 2 verse 4 ng 1 Peter, balik po tayo. As you come to Him, a living stone rejected by men but in sight of God chosen and precious, you yourselves, like living stones, are being built up a spiritual house to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Bakit may gagawin tayo? Our purpose is to be holy. At anong klaseng kabanalan yun? A holy priesthood. Not only a chosen people, hindi lang tayo pinili. Baka sabihin, oh, elect kami. And so what? Tapos na ba? No. Tinawag tayo bilang royal priesthood to bring a sacrifice, an offering to God that we can come to Him. At ano yung offer natin? Sabi po sa Romans 12. Basahin po natin. In Romans 12, anong klaseng offering yung ina-expect sa atin ng ating Panginoon Diyos na katanggap-tanggap sa Kanya? Paul said in his letter to the Romans, in verse
chapter 12, verse 1. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Makita natin na kung may iaalay tayo, kung paano inalay ni Kristo ang kanyang sarili, ang kanyang dugo para sa kamatayan, para sa kabayaran ng ating kasalanan, sa krus ng Kalbaryo, signifying na nabayaran na ang ating mga kasalanan, ganun din naman, kung wala ka ng kasalanan, akala mo natatapos ang sacrifice? We have a wrong idea of the sacrifice. Akala natin, tapos na yung pagsasakripisyo. Hindi. Bayad na. Tapos na yung pag-sacrifice ni Christ para tanggap, para mapawalang sala tayo. But we still present our bodies as sacrifice kasi katanggap-tanggap na sa Diyos. Hindi ito para tumigil tayo sa pagsusumikap. Hindi ito para tumigil tayo na ialay ang ating mga sarili. Ngunit pinabanal ka ng Diyos para may alay mo ang iyong sarili sa trono. In the mercy seat, tanggap na ng Panginoon. Pero ito, hindi na pinapatay. Anong sinabi ni Paul? A living sacrifice, holy and acceptable to God. Bakit? Kasi may namatay na eh, si Kristo Jesus. Hindi ka na kailangang mamatay sa pagsasakripisyo mo dahil sa kasalanan. Well, namamatay pa rin tayo in our physical bodies, but the idea here is, hindi mo na kailangang kamatayan yung sakripisyong iyan. Bakit? Pinabanal na, binubuhay ka ngayon ng Panginoong Diyos. You present your bodies to Him as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Kaya makita natin sa lahat ng epistles, nandun lagi yung demand in holiness, holy living. Bakit? You're not just a chosen race, a chosen people. You're not just a royal priesthood who will offer your sacrifices acceptable to God. Your body is a living sacrifice, but you are a holy nation. Hindi lang siya individual. Hindi lang siya lahi. This is a nation, a people for His own possession. Tayo pag-aari ng Diyos. In the church age, you're part of the church. You! Ikaw yung pinabanal ng Diyos para maging parte ng templo niya, ng katawan niya. Ikaw mismo yon. Tayo mismo yon. Individual. It is not an abstract idea. But literal, bawat miyembro ng Iglesia ni Kristo Jesus ay parte ng kanyang katawan, na kanyang pinili, pinabanal, pinag-o-offer ng kanyang mga katawan bilang banal dahil ito'y pag-aari niya. So that's our calling, to be holy. Because we are holy. Dahil pinabanal tayo ng Diyos. Pinabanal tayo ng Diyos. Hindi sa sarili nating kabanalan, kundi sa kabanalan na ginawa ni Kristo Jesus. So whenever we offer our sacrifices, it is not to be understood as an atonement sacrifice, but a living sacrifice, holy and acceptable to God as our spiritual act of worship. So that's our purpose. Now, our calling, now our purpose. Our purpose. Basahin natin sa verse 9 pa rin po. You are a chosen race, a royal priesthood, the holy nation, a people of His own, for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. So our purpose is to proclaim the excellencies of Christ. Maghayag, ipakita, ipamalas, ibulalas natin sa ating kapaligiran. Hindi ito pang sarili. Kagaya ng sinabi ko kanina, whenever I take pictures, there are pictures na kinukuha ko sa aking mga photo walk ng mga architectural design na para pang sarili ko lang. Pero this time, hindi. Tayo yung naka-display. Tayo mismo yung disenyo na pinakikita ng Diyos. That we may proclaim the excellencies of Christ. Tinawag tayo mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Dati tinatago natin ang ating mga tunay na sarili. Ayaw nating pahalata dahil may kasalanan.
The worst kind is iniyayabang na yung kasalanan. Pero ngayon kung may ipagyayabang tayo, if we will boast, let's boast Christ in us. Another purpose na pinakita dito is binanggit na kanina. Offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Makapagbigay tayo ng mga sakripisyo para sa katanggap-tanggap para sa Diyos. Our point, because of this, we must understand that our individual spiritual growth is anchored in the reality of the gospel, and same goes with the church. Ulitin ko po, ang ating individual na paglago sa ating spiritual na buhay ay naka-angkla yan sa realidad ng salita ng Diyos. Ganon din po yung realidad na naka-angkla tayong lahat, isa-isa, kaya ka nandirito, hindi dahil sa asawa mo nandirito, sa anak mo nandirito, sa relasyon natin sa isa, hindi. Dahil yan sa salita ng Diyos. It's because of the gospel. Yan ang nag-gel sa atin together. That's what keeps us together. Holds us together in perfect unity. Dapat nating maintindihan na kung hindi dahil sa gospel, wala tayo rito. Wala tayong itatagal dito sa apat na sulok ng maliit na kwarto na ito at matatawag natin sa sarili nating parte ng iglesia. Kaya maraming bumitaw, maraming tumatalikod dahil hindi tumimo sa kanila ang salita ng Diyos. Kaya tignan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Balikan natin yung teksto po natin. In verse 2, like newborn infants, long for the pure spiritual milk that by it you may grow up into salvation. Hangarin natin, pagnasaan natin yung purong salita ng Diyos. Nung nakaraang Wednesday, pinag-uusapan natin na dapat mga mature na kayo, pero hindi kayo lumalago, kaya balik muna kayo sa gatas. Yun, pinag-uusapan doon, immaturity nila. Pero dito pinag-uusapan na yung salita ng Diyos is not only for the immature, but ang titignan natin dito, yung qualify natin dito, tinutukoy ba immature? Hindi. Hindi immaturity ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan dito yung desperation ng isang infant. Yung desire niya, the strong desire of an infant. Walang ibang kakainin yung bagong panganak na sanggol, kundi gatas. Wala siyang ibang kailangan. Na sinasabi ni Pedro, kung ikaw isang mananampalataya, dapat ganitong attitude mo. You're like an infant, desperate for milk. Na wala kang ibang desire sa kahit anong bagay, kundi yung salita ng Diyos na magpapalago sa'yo. Bakit? In verse 3, if indeed you have tasted that the Lord is good. Kung talaga natikman mo na mabuti ang Diyos, dapat ito yung pangarapin mo sa araw-araw. Hanapin mo. Desperado ka. Dependent ka. So mga kapatid, sinabi ko kanina, maraming tumatalikod, bumibitaw, dahil walang tumimong salita ng Diyos sa kanilang mga puso. They're not really believers. Based on the analogy of the good soil, the good soil na lumago lamang dahil mabuti yung lupa. Pero napunta sa dawag, napunta sa thorny, sa bushes, sa daanan, sa mabato, wala. Hindi sila lumago. So, we already know our calling, our purpose. Knowing Christ, nire-reveal sa atin to. The next one is our duty. Our duty is to abstain from the passions of the flesh, which wage war against our souls. Nakita natin yon. Na ito'y trabaho natin, kailangan trabahuin. That's why in verse 11, binanggit ito. At ang tinutukoy, tayong mga mananampalataya. Beloved, I urge you as sojourners and exiles. Doon muna tayo, sojourners and exiles. Exiles ba tayo? Well, specifically, tinutukoy ito sa mga mananampalataya galing Jerusalem na bumiyahe dahil pinipersecute sila, lumipat sila sa Roma, sa iba't ibang lugar. But in a sense, we are all sojourners and exiles because we don't belong to this world. We're just passersby. Lumadaan lang tayo. So take this to heart that we must abstain from the passions of the flesh which wage war against our soul.
talikuran natin. At hindi lang natin talikuran, labanan natin. Ginegera ang ating mga kaluluwa ng mga passions na ito. Sexual immorality, sin, lahat ng uri ng kasalanan na pwede mong maisip ay nandirito. At ito ang kalaban ng ating kaluluwa. At anong kailangan natin gawin? Alagaan natin yung kasalanan, i-maintain natin ito, make it comfortable in our lives? No, sabi, abstain from it. It wage wars against your soul. Talunin mo ito, mortify sin. That's personal. The second duty natin is not only personal, but communal. Number two, keep your conduct among Gentiles honorable so that when they speak against you as evildoers, they may see your good deeds and glorify God on the day of visitation. Ano daw? Keep your conduct among the Gentiles honorable. Be honorable. Kapitapitagan. So this is communal. Sa community. Kanina, personal yon. Pangalawa, sa paligid. Kasama na rin sa iglesia. Maging honorable tayo sa isa't isa. Mamuhay tayo ng kapitapitagan. Bakit? Sabi dito, so that when they speak against you as evildoers, sa panahon nila, inaakusahan sila. Ah, kayo yung nag-start ng riot. Galing kayong Jerusalem, punta kayo dito para manggulo. Sasabihin nyo, merong Diyos, may bagong hari. Eh, meron na kami mga Diyos, may mga, marami kaming Diyos, di namin kailangan ng bagong Diyos. Meron na kaming Caesar, di namin kailangan ng bagong hari. Magsitigil kayo. At sinasabi na mga troublemakers sa mga Christians at the time, that's why they are being persecuted. Sinusunog ang Roma ni Nero dahil sa mga Kristiyano. Ang daming paratang sa kanila, pero itong gusto kong makita natin, sa panahon lang nila ba to? Hindi. Kahit sa panahon natin ngayon, automatic, pag Kristiyano, target ka ng slander. Paparataan ka, you're an evildoer. Ba't kayo mga Kristiyano, ganito kayo? Ganyan kagad. Pero sabi, be honorable. Para ano? Part ng duty natin is this, to show our good deeds. Sabi, to see your, that they may see your good deeds and glorify God on the day of visitation. Yung day of visitation dito, trivial. Ano itong day of visitation? Bibisita ba ang Diyos? Pero this is just to be understood as sa pag, hanggang sa pagbabalik ng Diyos. O kung darating man ang Diyos sa oras na ito, ano bang kakakitaan? May difference ba? May distinction ba between you? A good person na pinabanal ng Diyos as against the evildoer? O baka patunayan mong evildoer ka nga based sa accusations ng unbelievers? So we must understand this as something na dapat ginagawa natin araw-araw hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. So brothers and sisters, how do we conclude this? You and I are the living stones. Binanggit kanina sa binasa natin, let me read it again. Verse 4, as you come to Him, a living stone rejected by men, but in the sight of God, chosen and precious, yourselves like living stones are being built up as a spiritual house to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Christ, Jesus Christ. Tayo may pagkakatawag bilang mga buhay na bato. Ganon din yung living sacrifice, buhay. Ibig sabihin, ipinamapamuhay din natin ang pagiging living stone natin. Ano may kita sa isang living stone? Nagko-conform siya dun sa cornerstone. Hindi siya lalagpas. Hindi siya gagawa ng sarili niyang hulma. Kundi, since you are a living stone, you are aware na kailangan kung ikaw ipinapatong one living stone unto another, that pare-parehas yung hulma natin. Isa lang. At sinong hulmahan natin? Our standard. The chief cornerstone, ang panulukang bato, none other than Jesus Christ Himself. Ang sabi dito, behold, I'm laying in Zion a stone, a cornerstone, chosen and precious, and whoever believes in Him will not be put to shame. So the honor is for you who believe. Honorable? Believe. Live an honorable life. Believe in the finished work of Christ. Believe in Jesus Christ. Live a life of faith in Christ. So the honor is for you who believe, but for those who do not believe, the stone that the builders rejected has become the cornerstone and a stone of stumbling and the rock of offense.
dapat hindi ganun ang mangyari sa atin, na tayo yung stumble kapag na-encounter natin ang salita ng Diyos, bumabagsak tayo. This is the natural result sa mga tao na hindi pinili, hinirang ng Diyos, sa mga kaaway ng Diyos na nag-reject sa panlulukang bato, that they want to make their own mold. Gusto kong maging parte ng church, pero may sarili akong hulma. Ito yung gusto kong masunod. Eh, gumawa ka ng sarili mo. Hindi ka parte ng Iglesia ng Panginoong Jesucristo. Kaya nangyayari, they end up outside and they ridicule those who are inside. Sasabihin nila, ah, ganito kayo, evildoers kayo. God forbid na mangyari yun from the inside. Kaya atras na tayo. Doon na tayo sa simula. In conclusion, tatapusin natin to sa mga ganitong kataga. Faith must be built up for every living stone to conform in the likeness of the chief cornerstone. Ulitin ko po. Faith must be built up for every living stone to conform in the likeness of the chief cornerstone. Ang pananampalataya ay dapat lumago para sa bawat buhay na bato na humulma, na gumaya sa hulma ng panlulukang bato. Yung pananampalataya. So bilang mga mananampalataya, as we conclude this, believers, ito yung sinasabi. Yung outsiders, na-offend sila kay Christ. Ayaw nila tanggapin si Kristo. They have rejected Christ. What happened to them? They were condemned. Sabi, so the honor is for you who believe, but to those who do not believe, the stone the builders rejected has become the cornerstone and the stone of stumbling and the rock of offense. They stumble because they disobey the word as they were destined to do. Yun ang destination nila. Mag-disobey. Ang destination natin to conform into the chief cornerstone. Huwag tayong gumaya sa kanila. Anong ginagawa nila? Sila yung sinabi dito ni Pedro na they are accusing you of evil doing. Kaya nga huwag sana manggaling sa loob, sa atin. So sabi, knowing what we know, atras ka ng isang chapter. Sabi sa chapter 1, pinatunayan doon yung gospel, yung salita ng Diyos, yung pinanggagalingan natin sa ating pananampalataya. In 1 Peter chapter 1, sabi sa verse 3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. In this you rejoice, though now, for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, might be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Ano sinasabi dito? Pinagpala tayo ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo na buhay, mabuhay, ma-regenerate siya. Ay, nag-regenerate sa atin. At na-regenerate tayo into a new hope na sa ating pagkaligtas ay hindi natatapos. Hindi ka lang niligtas ng Panginoon, tapos-tapos na. Hindi. Niligtas ka niya to be built up into a holy temple. May kalalagyan tayo, mga kapatid, to glorify Him. That's why, in the same chapter, 1 Peter chapter 1, we are called to be holy. So sabi, therefore, preparing your minds for action and being sober-minded, set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Christ. As obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance, but as He who called you is holy, you also be holy in your conduct. Magpakabanal. Kaya nasabi yung chapter 2, verse 1. May salita ng Diyos na nagligtas sa iyo, na-regenerate ka, tinawag kang maging banal. Therefore, sabi dito, so put away all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander. May tatanggalin, may tatalikuran. So in our conclusion, kung ating susundan ang salita ng Diyos, bilang isang mananampalataya na lumalago sa pananampalataya, ang tawag, panawagan sa atin ngayong hapong ito,
is to put away all malice, all deceit, all evil thoughts and hypocrisy, and envy and all slander. Lahat ng binanggit na yan ay hindi dapat nakikita sa isang mananampalataya. Abala na ang mundo para gawin niya ang laban sa atin. Ba't natin sila tutulungan? Nasirain ang iglesia ng Panginoong Diyos. Nasirain ang bawat isa sa inyo. Huwag natin silang tulungan. Abalang-abala si Satanas to accuse us. He is the accuser of the brethren. Huwag natin silang tulungan. But rather, let us build each other up into holiness. So kung hindi natin gagawin yon, kung itataboy natin yon, ano yung papalit natin? Sabi sa sumunod na verse, in verse 2, like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation. Crave pure spiritual milk. Salita ng Diyos. Yun po ang nagpapabanal, nagbabago, nagbibigay sa atin ng tamang direksyon, ng tamang kilos, tamang buhay. At dapat tayo ay maging dependent sa salita ng Diyos. Maging babies tayo, maging infant pagdating sa pagkauhaw sa salita ng Diyos. And lastly, believers, come to Him. Come to Him. Sabi po dito sa verse 4, as you come to Him, as you come to Him, abang lumalapit ka sa Kanya, meaning, tayo mga mananampalataya, sinulat to ni Pedro, ina-expect niya na wala tayong ibang direction but towards Christ. At trajectory natin, kahit pa gewang-gewang manalakad natin, eventually, we are being conformed into the holiness of Christ. We must come to Him. Papalapit sa Kanya, hindi papalayo sa Kanya. Last week, manumbalik ka sa Panginoon. The same calling, manumbalik ka sa Kanya. Let us come to Him at hindi natatapos yung pagtawag na yon. Lagi tayong lumalapit sa Kanya. Because while we're here on earth, napakadaling tumalikod. Napakadaling madistract. Napakadaling makita yung mga bagay na maglalayo sa atin sa Kanya. Para sa hindi mananampalataya, believe in the preaching of the gospel. Do not reject the cornerstone, the message. Will not be offensive if you believe the message. Hindi ka ma-offend na sinasabi ng salita ng Diyos na makasalanan ka. Totoo yun eh. Makasalanan ka. Makasalanan tayo. In fact, sabi ko nga, I'm the worst sinner I know. Hindi ka ma-offend kung tinatanggap mo nananampalataya ka sa katotohanan ito. Believe in the preaching of the gospel. And the preaching of the gospel goes like this. That there's a holy God. The holy God hates sin and the sinner. Kinamumuhian niya ang kasalanan at ang makasalanan. At sa kanyang kabanalan, wawasakin niya, tutupukin niya, sisirain niya, parurusahan niya, ibubulid niya sa dagat-dagat ang apoy ang makasalanan. Tayo yun. And if you reject that truth, huwag na nating pag-usapan yung sunod. Assuming na narinig mo itong katotohanan na ito na ika'y makasalanan, manampalataya ka na hindi ka lamang makasalanan na na-expose sa kasalanan mo, pero merong tagapagligtas. Sa kabanalan ng Diyos, siya rin ay mapagmahal. That's why He sent His only begotten Son, Jesus Christ. And those who believe in Him will not perish but have an everlasting life. So believe in the finished work of Christ. Hindi mo lang paniwalaan na ika'y makasalanan, paniwalaan mo rin ang natapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na yun lamang babayad ng iyong kasalanan. Repent of your sin. Talikuran mo ang kasalanan. Kung paano sinabi sa mga mananampalataya, put away all malice and all deceit and hypocrisy and envy and slander. Talikuran mo rin yon. Talikuran mo yung kasalanan na nagpapabagsak sa totoong Kristiyano. Dahil yun ang, kung yun ang nagpapabagsak sa totoong Kristiyano, yun naman ang pumapatay sa wala kay Kristo. Ang totoong Kristiyano ay hindi na kayang patayin ang kasalanan dahil namatay na tayo sa ating makasalanan at nabuhay na tayo muli kay Kristo Jesus. Pero kung ikaw ay hindi pamananampalataya, anong pag-asa mo? So I repent of your sin and submit to God's word. Manampalataya ka. Magpasahob ka sa salita ng Diyos. Why? Kung gusto mo maging kasama ng templo na binubuo ni Kristo Jesus bilang pundasyon, ang panulukang bato,
Submit to God's word. Arali mo salita ng Diyos. So that your rough edges, yung mga gaspang na edges mo of sin, be chiseled out for you to conform with the chief cornerstone. Yun ang ginagawa sa mananampalataya. Chini-chisel out yung mga magagaspang na sides natin para kumonform tayo sa panulukang bato. Ganun din, kung hindi ka pa mananampalataya, and you place your faith in Christ, submit to God's word, and live in conformity with Christ. Let's all bow down and let us pray. Aming Ama, salamat sa iyong salita na ito lamang, Panginoon, na nagpapalago sa aming pananampalataya. It is true that faith comes from hearing and hearing the word of God. Salamat o Diyos dahil hindi lamang salita na buhay ang pinananampalatayanan namin, ngunit ito rin tinatayuan namin. At ang salita ay nagkatawang tao, si Kristo Jesus, ang iyong anak. Siya po ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, namatay, nalibing, at pagkatapos ng tatlong araw na buhay na magulit upang kami iligtas sa aming mga kasalanan. At dahil doon, Panginoon, the stone that was rejected was made the cornerstone. At yun, Panginoon, ang panalukang bato na aming pinananampalatayanan, kung saan kami kumukonform, kung saan kami gumukuha ng standard, kung saan kami nagnanais magaya, Panginoon. Kaya o Diyos, dalangin po namin, patuloy nyo kami pabalalin bilang isang individual at bilang isang iglesia, Panginoon. Pananampalatayan namin sa iyo, patuloy namin paigtingin sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong salita, patuloy na pagtitiwala sa iyong banal na espiritu, patuloy na pagtalikod sa kasalanan, pagtalikod sa karimari-marim na mga gawa ng kadiliman, at pagsunod sa bawat utos mo, Panginoon. Salamat o Diyos sa iyong pagliligtas. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. Ating pong, tayo po lahat ay tumayo at babasahin po natin ang ating corporate confession. Yung iba po, kung walang kopya, nasa GC po natin yun. Basahin po natin ang ating corporate confession. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, ikaw ay laging dakila at tapat. Kami nagpapakumbaba at lumalapit. Sa iyong pangalan, papuri ang sinasambit. Salamat sa iyong pagliligtas sa aming makasalanan. Tinubos, pinabanal at binigyan ng buhay na walang hanggan. Ikaw o Diyos sa aming tanikala ang nagpalaya. Magpalago at magpalakas sa aming pananampalataya. Patawarin mo kami sa aming kasalanan at pagkalimot na ikaw lamang ang may kakayanan sa pusong bato.